paano ibasura ang lalaki at para magsisi kung sino ang sinayang niya. Actually, napakasarap ito sa damdamin na once na mangyari na nagsisi yung partner mo or yung ex mo na nagloko sa'yo, na which is sising-sisi siya kung sino yung sinayang niya, na which is ikaw ito. Diba? So masarap talaga ito na yung tipong parang nakahiganti ka na. Na ayan sa'yo kasi sinayang mo ko dati. Diba? So ngayon ang tanong, paano ba natin magawa na para manghinayang or para magsisi talaga yung ex mo? Na uy, sayang, bakit ko pa siya niloko? Bakit kasi gumawa pa ako ng kalokohan? So ngayon nawala na yung babae na ito ngayon, pinagsisihan ko. Na ito pala yung sinayang ko. So ito ngayon mga utol, kung gusto nyo talagang mangyari na ikaw itong magtagumpay balang araw na para magsisi yung ex mo dahil niloko ka. Ito ham, actually maraming nagkakamali dito eh. Na ito yung gusto nilang mangyari nga na para magsisi yung ex, pero sa gawain is maling-mali. That's why hindi humahantong na nagsisisi yung mga ex ninyo. Dahil sa maling gawain utol. Lalong-lalo na kapag nagpaparamdam ka pa. Yes, isa po yan. So ito huwag na nating papatagalin pa. Wala kang ibang gagawin dito utol kung gusto mo talagang magsisi ng sobra-sobra yung ex mo na ikaw itong nga sinayang niya, is maglaho ka. Yes, maglaho ka. Yung tipong hindi ka nag-e-exist dito sa mundong ito. So ibig sabihin, dahil hindi ka nag-e-exist dito sa mundo, is dapat kapag mag-message siya is wag na wag kang magparamdam. Kasi hindi ka nga nag-e-exist dito sa mundo eh. So yun po ang kailangan mong tandaan. Ano ba yung meron kapag hindi ka nag-e-exist sa mundong ito? Yung tipong parang naglaho ka, nag-vanish ka. Ibig sabihin is wala ka sa mundong ito. So once na hindi ka kasi mahagilap ng ex mo, wala na siyang mababalitaan sa'yo. Like for example, nagloko siya. And then boom, bigla kang nawala nang walang pasabi. Kasi nagpapahiwatig ito utol na syempre is nire-respeto mo rin yung sarili mo. Na may respeto ka sa iyong sarili. Na hindi mo gusto na ginaganito lang. Na hindi mo deserve na niloloko lang ng isang lalaki. Kahit for the first time ha, na niloko ka, is may right ka talaga na umatras. Kasi once na nanatili ka rin ng after kanyang niloko, ay talagang mas lalo lang masisira yung relationship ninyo eh. Kasi mawawalan ka na ng tiwala or nawalan ka na ng tiwala. So dito na papasok na mapapa-overthink ka, mas lalo kang mapapraning, mas lalo kang mababalisa, lalong-lalo na kapag wala siya sa tabi mo. So marami nang papasok sa iyong isipan utol dahil sa nasira niyang tiwala or sinira niya yung tiwala mo. Kasi yung mga high value na tao, kahit isang beses lang niloko is umaatras na. Yes? Kasi dito pinapakita ng tao na uy, hindi ako ginaganito. So kung isa kang manluloko, hindi kita deserve. Ayaw ko sa'yo. So boom, biglang maglaho. So ngayon utula sa pinagsamahan ninyo, like for example, yes, naibigay mo na lahat-lahat, ginawa mo na yung lahat-lahat, naghabol ka na sa kanya. Yes, and then yung tipong nagpakamartir ka na. So sa piling ng lalaki is napakasarap din nito syempre. Binigay mo na yung lahat-lahat eh. Parang ginawa mo na siyang hari. Yung tipong parang kahit wala na siyang gagawin is ikaw pa itong nagkandahirap or nagpapakahirap para sa kanya or para manatili lang yung relationship ninyo. So once na tinanggal mo ito utol, syempre matatamaan mo rin yung ego ng lalaki. Na palagi ko pong sinasabi na mapapaisip talaga yung partner mong lalaki. Nakasanayan yan eh, ikaw itong nagmamahal ng sobra-sobra eh. So ngayon nawala. So mapapaisip talaga yung partner mong lalaki na uy, posible pala na mawawala yung taong sobrang akong mahal na mahal. Yes, na yung conclusion niya is mahal na mahal mo siya ng sobra-sobra. So pero ngayon is nawala, tinanggal mo.
So dito talaga mavavalidate ng lalaki na, uy, mali pala yung conclusion ko. Akala ko isang hahabulin niya pa rin ako kasi patay na patay siya sa akin eh. Which is, hindi pala. May hangganan din pala. So ganun po yun mga utol. So, pinakita mo na sa kanya lahat-lahat, talagang pagsisihan niya. Na ikaw itong sinayang niya na, uy, sayang, yung babae na yun is ginawa yun lahat-lahat para sa akin. Inaragwa ako, minhala ko ng husto, inasikaso. Yung tipo na lang is para nga akong hari eh. So ngayon wala na. So kung gusto mong magsisipa ng husto talaga yung isang lalaki, is i-improve mo ang iyong sarili. Dahil once na makita kanya utol na sobrang sexy mo, and then naging successful ka, at saka mas lalo ka pang gumanda, yes, ay talagang magsisisi ng sobra yung partner or yung ex mong lalaki. Na ikaw itong iniwan niya, na ikaw itong niloko niya, na which is sinayang niya lang. So ganun po yun mga utol, na kanina nabanggit ko, sa paghiwalay and then still na nagpaparamdam ka pa, naging responsive ka pa sa kanya, ay talagang hindi mo mabibigyan ng pagsisisi yung ex mo na nagloko sa'yo. Kasi nandiyan ka pa rin naman eh. Na habang kumukuha siya ng buwelo is pumapasok ka pa sa comfort zone niya until na makakuha na talaga siya ng buwelo. So hihintayin mo pa ba yun? Niloko ka na eh. Nagloko na siya sa'yo utol. So hindi pa ba yan sapat na pruweba na hindi ka sobrang mahal ng lalaki na ito or hindi talaga siya seryoso sa'yo? Meron bang binamahal na lulokohin ka lang? Wala. So that's why again mga utol, sa pag-pull away or sa pag-pull back or sa pag-detach ay dapat totally na talaga. Lahat-lahat. Kailangan is hindi ka magparamdam. Yung tipong parang pinapahiwatig kasi natin dito na parang hindi mo siya nakilala dahil wala siyang kwenta eh. Hindi mo na sinisin yung kanyang my day. Yes, hindi mo na, hindi ka na nagre-react. Hindi ka na nakikibalita sa friends niya. Hindi ka na rin talaga nakikibalita sa kanya kung ano yung meron sa kanya. So kapag ganito utol, yung tipong parang hindi mo siya nakilala, yes, ay talagang mas lalo mo lang pinapakita na wala siyang kwentang klaseng tao. So ikaw itong nagkamali ng pagpili sa kanya. So that's why ngayon ito, pinapakita mo na hindi siya kahabol-habol. Dahil kapag hinabol mo pa, pinapahiwatig mo lang na parang ikaw pa itong may kulang na kailangan mo siyang habulin. Na siya pa ito ngayon yung high value, hindi ikaw. So gusto mo ba yun utol? So kailangan ikaw ditong hinabol-habol. Pero ganun na nga, once na niloko ka, bakit mo pa tatanggapin yung taong naghabol sa'yo? Dahil paulit-ulit ka lang din yan lulokohin once na tinagap mo pa yung taong naghabol sa'yo. So if I were you, ibasura mo na dahil talagang basura po yung tao or yung isang lalaki na manloloko. Okay? So yun lang po mga utol, sana'y malinaw sa inyo. So yun lang po, maraming maraming salamat. So ingat kayo, God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi.